Yan, welcome sa Bentech. Yan, yung mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo at paki-share na rin po yung ating video. So, yung topic natin ngayon, paano tayo makakapag-print ng documents, pictures, galing sa cellphone. Yan. Pero yung ating printer, tulad nito, Epson L3210, L3110, L120, L121, doon, tulad nito, yan, L121, yan, walang mga wifi yan. So, ano yung ba yung ating gagawin? So, magda-download tayo ng Epson iPrint sa ating cellphone. At gagamit tayo ng ganito. Yan, OTG connection. So, yung ating cellphone, i-activate natin yung OTG pictures. I-on natin yan, then ikakabit natin to. Meron siyang ito, connector. Yan, micro USB. Yan. Tapos, merong USB connection dito na female. So, unahin natin yung Epson L3210. Yan. So, ito, ikabit muna natin to. Yan, kabit natin. So, pwedeng mamaya naman, pero ako, ikabit ko na muna ngayon. So, nakakabit na yung L3210. Yan, ito yung L3210. So, kailangan i-download muna natin yung Epson iPrint. Yan, medyo mabagal yung cellphone natin, kaya hindi tayo makakapag-screen recording sa kulang na yung space. So, ang una natin gagawin, punta tayo sa Google Play, tapos hanapin natin yung Epson iPrint. Yan. Yan. Tapos, install natin. Kahit walang wifi yung inyong Epson printer, pwede kayong makapag-print gamit yung OTG connection. Pero sa L120, hindi gumagana yung iPrint. So, yung ang gagamitin natin, printer share na application. So, antayin lang yan ma-install. Then, pwede na kayong makapag-print. Auto-detect na. Pero, kailangan yung OTG connection naka-activate dito sa cellphone nyo. So, yung cellphone ko, OFO. So, baka iba yung mga settings nyo dyan ng OTG connection. Karaniwan yan nasa settings. So, yan. Merong ads pa. Yan. Bago ko i-open, check ko muna yung OTG ha, kung naka-on. So, punta tayo ng settings. Then, dito sa additional settings. Yan, naka-off eh. Yan, i-on natin. So, pag naka-green, naka-activate. So, balik na tayo dun sa iPrint. Then, open natin. Yan. As agree lang. Tapos, okay. Yan. Close natin. Next. Yan. Tapos, i-allow natin, ha. Yan. So, printer is not selected. So, walang pang printer. Hindi pa kasi nakakabit yung OTG. So, eto na yung OTG. Yan, yung OTG. Ikabit na natin yan. Dito. Yan. Punta tayo dito sa Epson iPrint. Atin kung nakakonect ng maayos. So, connected naman. Yan. Na-detect na, oh. L3210 series USB. Yan. So, pwede na tayong makapag-print, no? Gamit tong ano, sinelect ko. Yan, L3210. Pwede kang mag-head cleaning, tsaka mag-nozzle check. Ito na lang kunin natin. Captured. Ito pa lang print documents. Ayan. Paano tayo nang ipiprint?
Ito na lang. Ayan. Drawing yata ito ng anak. Tapos yung size. Dito. Sa settings, yung size. So, palitan natin ng shorts. Letter size. Ayan. Galing dito mabago itong ano yung media type. Lagi lang siya naka-plain. Tapos yung standard, hindi rin mabago. Ayan. So, next nyan, click natin yung print. Ito, tap natin yung print. Ayan. Ayan, nag-print na siya. Ayan na. So kung wala kang ano, estudyante ka, wala kang computer, meron kayong project, pwede kang makapag-print gamit yung Android phone kahit walang wifi. Ayan. Ayan. Try ko tong picture ng anak ko. Palitan ko ng size. Yan, done. Try pa ako ulit isa. Ayan. Tapos mamaya, isubukan naman natin yung L120, no? Yan. So, yun na mga ka-printing. Nag-print na. So, walang wifi itong Epson L3210, no? Gamit lang kayo ng OTG. So, maglalagay na lang ako ng pwede nyong bilan ng OTG. Magkano lang bili ko dito? Parang 100 something lang. Kasama yung shipping. So, yan. Nakasize kasi kanina sa 4x6. Kaya, ganito. Tapos ngayon, naka-letter size na. Kaya, puno na yung ano. Yun nga lang, wala kasing naka-standard. Naka-standard lang. Pero, pwede na yan sa docks. So, yan na. So, ang susunod naman natin yung L120. So, yung L120 kasi, itong L120, L121, hindi gumagana yung iPrint. Hindi gumagana yung iPrint. So, yan yung L120 naman mga ka-printing, no? So, yun. Yan. So, ang hahanapin naman natin, printer share. I-type nyo lang dyan. So, kanina na-install ko na eh. Kanina ay print, ngayon printer share naman. Ito, printer share. Ito na pala, nasa taas. Ayan yung application. Tapos, install nyo. Ayan. Antay lang. Ayan, so na-install na, open. Yan, laging tatandaan, dapat naka-activate yung OTG. Kasi pag hindi naka-activate, hindi madedetect yung printer. So, pwede na natin palitan natin yung ito na, L3210 to. So, ang ilagay naman natin, tanggalin na natin dito. Tanda tayo dito sa L120. So, L120 naman yung ating susubukan. I-power on natin yung printer. Ayan. Ayan. Ayan na. So, naka-power on na. Tapos, itong ating cellphone. Kabit na natin yung USB. Uli, kailangan naka-activate yung OTG dun sa settings. Ayan. So, kanina may naka-install na iPrint, no? Hindi, ito yung pipiliin natin, iPrint. Ayan. No, yung na-detect na, oh. L120. So, pag hindi yan na-detect, na-detect niya na.
So pag sinelect natin manually kasi wala dito yung ano eh. Wala sa nandito yung mga pwede nating i-install. Yung model. Ito. Na pwedeng install, pero pwedeng gamitin yung generic makakapag-print. So merong L1110 1455. Yan. L3250. Yan. So yung gamitin lang natin yung generic, no? Kasi wala dun sa listahan. Use generic. Yan. Tas yes. So loading. Tapos pwede na makapag-print. So maglagay na tayo dito ng papel. Print muna tayo. Test page. Yan, nag-print test page na ako kanina eh. Yan, tapos click natin yung print. Then print. Sending. Yan. So pwedeng gamitin din yung L120 o L121. So pwede nyo rin siguro i-experiment sa ibang model ng printer. So itatry din natin dito sa Canon, baka meron ding application na para sa Canon. So yan, nakapag-print na ako sa cellphone. Ayun yung connection nyo. Yan. So yan, L120, ito yung pinakamurang Epson printer. L121, yan. Same lang yan, L121, L120. Mas lumang modelo kasi yung L120. Pero, physically, wala naman siyang pagkakaiba. May konti lang siyang difference sa bilis ng printing. Yan. So, yan na. Pwede ka na mag-print. Napag-test print na ako. Yan. Paper size. Yan. Ayun yung mga size. Aralin nyo na lang yung mga nagwi-waybill dyan. Kesa bumili kayo ng waybill ano, printer, no? Mas ano to, mas maraming pwedeng gawin. Documents. Last. Wala akong ano rito. Ito na lang. Try natin to. Kung pwede itong ano. So pwede kayong mag-upgrade to premium, no? Kaya lang siguro may bayad to, no? Allergic pa naman tayo pag may mga monthly fee. Yan. Pero at least pwedeng makapag-print. Ayun, no? Pwede na. Documents pala to. Takong dami. 69 pages. Subukan natin, print lang tayo isa. One copy. Range na lang natin, ano. One page lang. Then, ito na lang uli. Sayang, ano, bond paper. Print. Kailangan mag, ano. Kailangan bilhin. So, for unlimited printing, upgrade to premium version. With free version, you can print with certain restriction on Wi-Fi, Bluetooth, USB. On Windows. And no limitation. Prior to upgrade. Yun lang. Puro buy now. Kung di ba pwede? Pwedeng mag-print. Dapat pala naka ano ka. So hindi ko alam kung magkano yung upgrade to premium. Tingnan natin kung magkano, ha. Google Play. Tingnan lang natin.
Mura lang naman pala oh. One time payment 179, annual subscription 99, ibig sabihin ng annual 1 year. One time payment, dito ka na sa one time payment oh, 179 lang. So hindi ko nasusubukan. May computer naman ako. Sa mga walang computer, yan, estudyante, kasi dun sa iPrint hindi binabasa yung ano, yung L120. Balik tayo ah. Sa hindi binabasa sa iPrint. So may bayad yung ano no. Marami namang application na to, may Canon print. Try nyo na lang ah. Yung subscription pala 179. Yung printer share. So magtiyaga na lang kayo, baka makahanap kayo ng libre diyan no. So magtiyaga na lang kayo mag-research, baka may libre. Subukan natin yung iPrint ah. Buti pa yung iPrint. Pwede. Kaya lang sa L120 ano. Ano hindi na detect. L3210 lang yung na-detect niya. Hindi na detect yung ano, yung L120. Kung mag-purchase nung application. Yon. So yun lang mga ka-printing no, hanggang sa muli. Huwag natin kakalimutan mag-subscribe at i-share ang video ng Bentech. So maraming salamat sa inyo.